Hello, what's up mga chong? Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel at welcome na naman dito sa ating panibagong unboxing. Alright, so may bago na naman tayo unbox. At hindi to figure art zero, ibang line naman to. So ano pang inaantay natin mga chong? Let's go! Alright mga chong, so welcome back at ito ang i-unbox natin ngayon. Galing to sa Crunchyroll, binili natin to. Ito ay Ban Presto Vibration Star. Syempre, gawa pa rin ng Bandai pero ibang klaseng figure. Kung makikita nyo yan, Demon Slayer ulit si Tengen Uzui na Sound Hashira. So ito yung harapan ng box mga chong. Yan, di ba? Ang ganda ng ano, ganda yung art box niya. Napaka solid. So yung nakikita niyo diyan sa picture yan yung mismong figure. And then yung gilid, same. Yung likod, ganun din. Isa pang gilid and yung harap. Ayun mga chong. So ano pang inaantay natin? Buksan na natin 'to. All right mga chong. So ito yung box ni Tengen Uzui. So tanggalin na natin siya sa tape. Okay. So ito first time ko tong magkakaroon ng Vibration Star. Dahil mostly ang mga nasa akin eh Figure Art Zero. So I think ito kailangan mo yata tong assemblein. So yan, buksan natin siya mga chong. Meron siyang box protector. Ayun, bulaga. Putol lang katawan ni Uzui. Alright mga chong, so as you can see, ito yung contents ng box ng Vibration Star. So nandito yung upper body, then yung lower body, yung base, the stand, and yung accessories, yung sword and yung chain. So ito yung contents ng Vibration Star na box. So kung makukumpara mo siya sa Figure Art Zero, yung Figure Art Zero is, wala na siyang stand, wala siyang base. Yung effects niya mismo ang nagiging base niya para makatayo siya. Pero ito, since wala siyang effects, gagamit tayo nito. Itong base at itong stand para makatayo siya. So simulan na natin siyang buuin mga chong. Okay, so try na natin siyang buksan mga chong. Ito natin siya i-open. Okay, mamaya pag nabuo natin to, pakita ko sa inyo ng close-up. Repeat din ang details nito eh. So, unahin natin tong lupit ni Uzui. Ganda ng itsura din niya. Yeah. So, ito, ano lang to. Pinapasok lang, pinaplug lang siya. Ayan. So, napaka-easy lang nitong buwin. Itong ano. Itong figure na to. Wala masyadong, hindi mo na kailangan ng instruction. Pero when it comes to details, di ba? Lupit din siya. And then, ito. Dito siya. Ito tusok sa puwet. And then, yung dalawang espada. Lugtong natin yung chain. Kailangan yata ipasok muna natin yung espada. Mali tayo. Mali. Okay. So, pasok natin dito. Ayan. So, di ba? Astig din ang itsura niya mga chong. Ayan, no? Ayan. So, yan ang forma ni Tengen Uzui dito sa Ban Presto na Vibration Star. So, when it comes to details, wala tayong problema sa details. Maganda rin yung pagkaka-details niya, yung detail niya. Yung
expression ng mukha, yung ano niya, yung kanyang headband na bakal, maganda yung pagkakagawa. And then yung syempre yung muscle, dahil kilala si Uzui sa kanya pagiging macho. So yung muscle ni Uzui tugmang-tugma sa ano niya, sa anime. So dito kuwang-kuha rin. And then yung weapon niya, syempre nandun din yung naka-engrave na destroy dun sa weapon niya. And then yung likod ng uniform, ganun din, naka-engrave din, destroy. Ayan, di ba? Pati yung mga tela-tela na nakasabit sa likod niya yung pinag-handlean ng espada niya. So, napakalupit. And then when it comes to uniform, yung mga lukot, ayan, ang lupit din, mga chong, detalyang detalyada din. And then yung kanyang paa, ayan, yung kanyang footwear, kuwang-kuwa rin. So, overall, itong statue na to ay napakalupit. Pero kung kukumpara mo siya sa size ng Figure Art Zero, syempre, mas mataas to dahil meron siyang base and then meron siyang stand. So, yun yung ano niya, medyo mataas siya sa Figure Art Zero. Dahil yung Figure Art Zero ay yung effect, yun na yung base nila mismo. So, yan. Overall, napakalupit mga chong. Ayun na. I-showcase na natin to mga chong. Ito na. Si Sound Hashira. Yan. Tengen Uzui. Let's go.